ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Isang mapagpalang araw ng Lunes, mga kabatang Minor TV, and welcome to another edition of Bulay Buhay ngayong 2022, second Monday. No? Tara, samahan niyo ako sa isang maikling pagninilay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nung binabasa ko yung Gospel, sabi ko, ano bang ma-share ko regarding sa Gospel? Ano ba yung nakatawag pansin sa akin, no? And nung binasa ko siya ulit, actually 3 times ko siyang binasa, I was caught by the first lines of the Gospel, yung sinabing when Jesus was when John was arrested, instead na malungkot, magmukmok ang ating Panginoon dahil nahuli ang kanyang pinsan, he went to Galilee to proclaim the Gospel, or to proclaim the good news. And that Gospel is ang nakatawag lalo sa akin ng pansin, yung repent and believe in the Gospel. Repent and believe in the Gospel. Parang all throughout na itong mga nagdaang araw, kasama na yung Pasko last year, the Gospel is always having that theme or invitation that we have to repent. We have to turn our lives around. And the story of the Gospel today is a very clear example of that metanoia, yung complete turning back to God. When, sino ba itong si Jesus? Naglalakad sa dalampasigan, tapos tatawagin niya si Simon, si Andres, na nag-aayos ng mga lambat. And walang ano-ano, walang second thoughts. They drop everything when they were called. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Walang tanong-tanong. No? Malamang when they turn their backs doon sa kanilang turnaround nga, di ba, metanoia. Tinalikuran nila yung kanilang ginagawa. And they follow Jesus. Same thing with the other brothers, si James and si John. They were working on their boat and they turned around. They gave up everything and they turned around. So while I was reviewing or reflecting on the Gospel, may tatlong bagay na nakatimo sa akin. Kung bibitawan ko yung aking ginagawa at susunod sa Panginoon, I have to live by 3 if I'm going to be a disciple of Jesus. There are 3 aspects that I have to live with. First is, when you turn your back with what you're doing, you're gonna embrace Jesus and live by faith in Christ. No? And when you live by faith in Christ, maniniwala ka na God will always be with you all throughout. Ito malamang, itong ginagawa ko, there would be friends of mine who would say, ano ba yung mga pinagsasabi ni Pip na yan? Sino ba si Pip? Ano ba, ba't ko ba pakikinggan yan? And walking in the Spirit, that's the second one. When you walk in the Spirit, in spite of what my friends are saying about me, ano ba itong ginagawa ko ngayon na nagsishare sa inyo? With the Spirit of the Lord, I'll be moved to be a disciple and to help Him with the mission of, you know, spreading good news. And the good news of the Gospel is for us to repent, turn our backs from our old ways, and help Jesus in the mission of proclaiming good news para marami pang makapag-repent, makasunod sa Kanya.
And lastly, una, live by faith. Pangalawa, walk in the Spirit. Bahala si Lord. Pangatlo, bahala uli si Lord. Let us rest our lives in God's grace. Ang Diyos na ang bahala sa mga biyaya kinakailangan natin or kakailanganin natin sa pagtulong natin doon sa mission niya. Ang mission ng pagpapakalat ng mabuting balita. At ikaw na nakikinig sa aking sharing ngayon, you are also invited since you are a witness to the faith, to the Christian faith you are following, and if you want to follow Jesus, turn ourselves back doon sa ating mga lumang ginagawa, dating gawain, and let's face the new mission. Today is the start of the new mission for us. Let us proclaim the gospel of the Lord on a daily basis, and let us live by faith, walk in the Spirit, and believe that God will provide everything that we need in order to accomplish the mission. At sana, itong aking munting pagbabahagi sa inyo ngayong araw ng Lunes ay makatulong or nakatutulong sa inyong pang-araw-araw na pagninilay. Muli, ako si Brother Pip Silverio, Batang Minor, Batch 1995. Magkita-kita muli tayo sa susunod na edition ng Bulay Buhay. Hanggang sa muli. Espiritu Santo.